Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga larawan pa lamang na ito, makikita na ang mga ginagawang militarisasyon ng China sa West Philippine Sea. Lahat ng 7 artipisyal na isla ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ay may mga pier na maaaring daungan ng mga malalaking barkong pangdigma. Sa panganiban o mischief reef na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa, nakuhanan pang nakadawang ang 3 transport ship ng Chinese Navy noong Disyembre taong 2017. Maliban sa panganiban reef, meron ding mga runway sa iba pang mga artificial island na pawang nasa EEZ ng Pilipinas. Lahat ng mga ito ay kayang-kaya na ngayong lapagan ng mga fighter jets. Ang paglapag ng mangilan-ngilang mga fighter jets sa mga nakaraang taon sa mga isla ng China, malaking indikasyon na operational na ang mga islang tinatawag ng mga eksperto na permanent aircraft carrier. Eventually, we could actually see more serious operations like fighter aircraft or bomber aircraft, military aircraft basically. So the next question is, when will they be there more or less on a permanent basis? High-tech din ang mga radar at communication equipment sa mga artificial islands. Marami sa kanilang mga advanced na kagamitan ay maaaring gamitin sa mga air and sea battle. Sa isang isla ay mayroon ding multi-story building na may lawak na 4,000 square meters. Lahat ng mga artificial island ay may ganitong mga gusali at kumpleto din ang mga ito sa mga surveillance equipment upang ma-monitor ang kanilang kapaligiran at ang mga paparating na panganib. Subalit may tuturing na pinakasensitibo ang Zamora Reef na kung saan bukod sa meron itong 3 kilometrong runway, highly fortified din ang mga pasilidad nito. At ang mas nakakabahala pa, napakalapit lamang nito sa Pag-asa Island na saklaw ng teritoryo ng Pilipinas. Mula sa Pag-asa ay tanaw na ang mga infrastruktura ng China. With that kind of facility, China can even pressure our occupants in Pag-asa Island to leave if things get worse in the area. Ayon sa maraming mga eksperto, hindi dito hihinto ang ginagawang expansion ng China ng kanilang mga isla at nasasakupan at ang ambisyon nitong maging maritime power. Ang pinakaunang tatamaan ay ang karapatan ng Pilipinas na eksklusibong pakinabangan ang bilyong piso mga yamang dagat sa sarili nating bakuran. We might be there but they will only be token, it's only going to be token presence. And we might even find it more and more difficult to maintain that, no, as time goes on. Taong 1994 hanggang 1995, unang beses na nagtayo ang China ng mga struktura sa panganiban o mischief reef. Ang bahura ay bahagi ng Kalayaan Island Group sa South China Sea, na may mga bahaging inaangkin hindi lang ng Pilipinas sa China, kundi maging ng Taiwan at Vietnam. Nasa 127 nautical miles lamang ang layo nito sa Palawan at sakop ng 200 miles Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas kumpara sa mahigit 1,600 nautical miles na distansya nito sa China. Ang mga kubo na sinabi ng China noon na magsisilbing silungan lamang daw ng kanilang mga mangisda sa tuwing sasama ang lagay ng panahon, nakakagulat na isa na ngayong military garrison ng China at armado ng mga kagamitang pangdigma. Bukod sa daan-daang mga barko ng bansang China na umaali-aligid sa West Philippine Sea, nadiskubre ng mga maritime patrol ang Armed Forces of the Philippines ang mga naglalakihang artificial island ng China sa loob at paligid ng 200 nautical miles Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Pinakamalaki sa mga islang ito ay ang Mischief Reef o Panganiban Reef sa layong 130 nautical miles mula sa Palawan. Ito ang pinakamalapit sa mainland ng Pilipinas at pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Una itong inokupa ng China noong taong 1995 na noong una, sinabi lamang nila na gagawa lamang sila ng mga kubong maaaring silungan ng mga Chino na pumapalaot sa lugar para mangisda kung sakaling sumama ang panahon. Pero ngayon, isa na ito sa mga pinakaarmadong isla ng China sa West Philippine Sea.
May 3 kilometrong runway ito, control tower sa gitna, mga radar dome, matataas na gusali at may sports fields pa. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI, ang mga gusaling ito ay mga hangar kung saan kakasya ang 24 na mga combat aircraft. Ito naman ayon sa AMTI ay taguan ng mga surface-to-air missile. May 4 na anti-aircraft na armas din sa magkabilang dulo ng isla. Sa pinakahuling lipad sa Mischief Reef, may 2 barkong nakadaong sa loob ng bahura. Mga Hubei Type 22 guided missile fast attack craft na may kargang tig 2 missiles. May 3 missile boat na nasa gitna naman ng bahura. Nakunan din ng AFP Western Command ang mga missile boat na ito noong mga nakaraang buwan. At hindi umano ito ang unang beses na nakita ang mga naturang barko sa lugar. Ang kanilang mga Type 022 modern missile boat ay sariling gawa mismo ng China. Meron itong stealth design at colorful disruptive camouflage pattern. Ang missile boat na ito ng China ang pumalit sa kanilang Myriad patrol craft. Ang Type 022 missile boat ng China ay may 8 launchers na mga YJ-83 subsonic anti-ship missiles. At may naka-install din na 30mm HPJ-13 Gatling type autocannon na may HZGJ, 1B optronic sensor and tracking system. Maaaring gamitin ang kanyon na ito sa mga sasakyang nasa himpapawid. Meron itong 2 power engines na siyang nagpapatakbo sa 4 nitong water jet propulsors at kayang tumakbo na mula 36 hanggang 38 knots. Noong taong 2021, ilan sa ating mga mangisda at miyembro ng media ang itinaboy gamit ang mga missile boats na ito. Naganap ito 90 nautical miles mula sa mainland Palawan at muli, pasok ito sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sa madaling salita, itinaboy sila sa sarili nilang teritoryo. Walang nagawa ang mangisda kundi bumalik na lamang sa dalampasigan ng Palawan. Ayon sa isang maritime expert, siguradong magdadala ng bagong banta sa Pilipinas sa mga missile boats na ito. May 2 artificial island na malapit naman sa Julian Felipe Reef sa loob ng tinatawag na Union Banks. Pinakamalapit sa Julian Felipe ay ang Hughes Reef na nasa loob din ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas o EEZ. Sa gitna nito ay may isang malaking gusali na may 4 na palapag at may 30 bintana sa harap. May mga radar din, helipad, daungan ng mga barko at mga puno. Hindi bababas 20 barko ang nakitang nasa paligid ng Hughes Reef. Ang nasa baba naman ng Union Banks ay ang Mabini Reef o Johnson Reef. Meron din itong isang malaking gusali, may lighthouse, may wind turbine, mga radar at observation post. Maraming mga barko rin ang nasa paligid nito. Ang naturang artificial na isla ay nasa loob din ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Kita naman mula sa Pagasa Island ang Subi Reef, isa din sa pinakamalaking artificial na islang ginawa ng China. May sarili din itong runway, malalaking mga gusali, mga radar, mga tore at malawak na bakanteng espasyo na malamang ipagtatayon pa ng kung ano-anong mga estruktura. Sa labas lamang na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, naroon naman ang Quarteron Reef o Calderon Reef. Napakaraming puno dito at tila may mga higanteng tore na nakatago sa mga ito. Ayon sa AMTI, isa itong malaking radar array upang mapalakas ang nasasagap at naabot ng mga radar ng isla. May gusali ring 4 ang palapag, lighthouse at mataas na watchtower sa likod ng gusali na may radar rin sa tuktok. Malapit lamang din sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Gavin Reef o Burgos Reef, kung saan napakaraming mga barko ang namataan noon sa paligid nito at ang ilan ay tila magkakatali pa kagaya ng makikita sa Julian Felipe Reef. Meron din itong malaking gusali sa gitna, may wind turbine din, radar at observation post. Ang 7 na hindi naliparan ng Maritime Patrol ay ang Kagitingan Reef, isa sa 3 mga pinakamalalaking isla ng bansang China. Ayon sa maraming mga eksperto, hindi dapat ipagsawalang bahala ang mga islang nasa labas ng EEZ. Ang pag-okupa ng China sa 7 islang ito sa loob at paligid ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay ginawa nila para bakuran ng karagatan at palakasin ang posisyon nito sa pag-angkin ng China sa buong South China Sea at kasama na nga dito ang West Philippine Sea. Nakakatakot at nakakalungkot isipin na sa sarili nating mismong bakuran ay wala tayong kalayaang makapaglayag. Sa dami na ngayon ng mga artipisyal na isla ng China sa West Philippine Sea na armado ng mga advanced war equipment, tiyak na wala tayong laban kung sakaling mangyari na ang kinatatakutan ng lahat. At sigurado na sa paglipas pa ng panahon, mas lalo pang magiging malaking banta sa ating bansa ang mga islang ito na maaaring gamitin laban sa atin. Kaya naman sana,
hanggat maaari ay kumilos na ang ating pamahalaan sa mas mabisang paraan upang pigilan ang pagdami pa ng mga ito bago pa mahuli ang lahat.